Yo, what's up mga kaleki? Magandang araw sa inyo. Sa video ito, samahan nyo ako mag-ayos ng aircon. Nakikita nyo yung air condition na yan sa kaibigan ko. Nagyeyelo siya. Bakit nga ba nagyeyelo yung mga air condition sa bahay? Ano bang problema? Ano ba yung common reason kung bakit nagkakaganyan yan? So, sa video ito, ayusin natin yung aircon na yan. At the same time, magbibigay ako ng 5 common reason kung bakit nasisira or nagyeyelo yung air condition sa bahay nyo. So, pinaka-common na dahilan kung bakit nag-iyelo ang aircon natin sa bahay dahil sa low refrigerant level. So, ibig sabihin, konti yung lamang refrigerant sa loob ng system mo. Ibig sabihin, kailangan mo mag-top up ng additional refrigerant. At hindi mo pwedeng top upan ng mas madaming refrigerant kasi pag nasobrahan, hindi naman lalamig yung aircon mo. So, kailangan meron kang pressure gauge. Kasi yung refrigerant sa aircon mo, nakadepende yan sa tamang pressure para gumana siya ng maayos. Sa normal kasi na operation, pwedeng magkaroon ng mga water vapors, condensate sa labas ng linyada ng air condition mo. Yun yung malamig na hangin na tatama doon sa pinakatubo na dinadaanan ng refrigerant mo at eventually magbi-build up yung mga water vapors na yon at magko-condensate at yun ay magiging ice build up. So, kailangan meron kang sapat na tamang level of refrigerant. So, nakabase yung level of refrigerant sa pressure ng system mo. Ang next naman na dahilan kung bakit nagyeyelo ang ating aircon ay dahil na rin sa poor draining. Halimbawa, barado yung drain ng aircon mo. At syempre, barado yung drain yung mga condensate water, hindi na ti-discharge o hindi na na-drain. Naiipon yun sa air condition system mo at eventually, pagtagal, yun din yung nagpo-pros build up. So, halos related lang din yun sa low refrigerant level na naiipon yung condensate water at yun yung nagiging yelo sa ating evaporator. Para meron kayong konting idea sa pinag-uusapan natin, yung air conditioning system ay merong 4 na major parts. Yan ang compressor, evaporator, condenser, at ang expansion valve. So, ang sinasabi kong nagyiyelo nung nag-ice buildup ay mostly dito sa evaporator coil. Yang tinuturo ko na yan. So, ang next na dahilan kung bakit nagyiyelo yung evaporator coil na yan ay dahil sa poor airflow. Kapag walang magandang airflow na dumadaloy dyan o hindi tumatagos dyan yung hangin, kapag madumi ang evaporator, kapag madumi yung ating refrigerant, hindi magpa-function ng normal ang ating air condition. Ito kasing airflow na to, ito yung nagbibigay ng warm and moist air dun sa ating aircon at yun yung kino-condition niya. Kung yung aircon natin ay hindi nakakakuha ng sapat na airflow, magkukos yun ng overcool o sasobrahan yung lamig since hindi nga pumapasok yung warm air sa loob ng ating aircon. At kapag na-overcool yung ating unit, yun na yung nag-freeze o yun na yung nag-ice build up, yun na yung nag-yelo. Kaya napaka-importante ang good airflow sa ating air condition system. Kaya naman ang next na dahilan kung bakit na nag-yelo ang ating aircon ay dahil sa baradong filter. Kapag barado yung filter mo, syempre, ang filter, kaya nga tinawag na filter yan, air filter, dahil yan ang naghaharang sa mga dumi, sa mga alikabok, sa mga airborne debris na pwedeng pumasok doon sa loob ng air condition system mo. Kapag pumasok yung sa loob, or madumi na, barado na yung air filter natin, hindi natin nililinisan, wala rin tayong airflow na maganda. I-obstruct kasi nun yung airflow. So, kapag walang magandang air circulation yung ating refrigeration system or air condition system dahil sa baradong filter, dahil sa maduming evaporator or condenser coil, pwedeng magkaroon tayo ng problema. At ito na nga isang madalas na problema, nagyeyelo yung ating evaporator coil. So, ang panghuling dahilan kung bakit nagyeyelo yung ating aircon dahil sa thermostat. Yan, minsan. Pag hindi gumagana yung thermostat, syempre, ang function ng thermostat para pag na-reach niya na yung temperature set point, ipapara niya na o restop niya na yung compressor. So, pag hindi gumagana yung ating thermostat, tuloy-tuloy lang yung andar ng ating compressor. Pag tuloy-tuloy yung andar ng ating compressor, eventually, magyeyelo yung ating evaporator coil. Siyempre, pag at mahabang panahon na siyang umaandar, tapos napalamig niya na yung buong area, wala nang warm air na papasok dun sa ating system, wala na siyang pinapalamig eh. Malamig na eh.
So eventually, pagtapos ng chilled operation, magiging frozen na yun. Normally, nakakonekta yung ating thermostat sa compressor. Yan yung pinaka-switch ng compressor. Nasa normally close yan. Pag switch mo ng thermostat, normally close. At pag na-reach na, may sensor kasi yan eh. Yung temperature sensor niya, yung set point, temperature na sinet mo sa thermostat, i-stop niya na yung compressor. So naka-base yung thermostat sa temperature set point na sinet mo. So i-stop niya yung compressor. Yan ang purpose ng ating thermostat. Minsan naman, walang sira yung thermostat, sapat yung refrigerant, or medyo sabihin natin kulang ng konting refrigerant. Ang problema yung airflow. Malinis yung filter o hindi clog yung ating mga evaporator coil, condenser coil, pero nagyeyelo pa rin. Minsan, mali lang yung setting ng ating thermostat. Halimbawa, ang pinakasagad, yung pinakamalamig na set point ay yung 10. Halimbawa, 1 to 10 yung ating set point ng thermostat. Nilagay natin sa 10 yung ating thermostat. Malamig na malamig. Tapos, yung pinili natin na setting ng fan ay nandoon lang sa, halimbawa, naka-fan lang or kaya naka-quiet cool lang or naka-high cool lang. Hindi nakasagad, hindi naka-turbo cool. Dahil hindi naka-turbo cool, mahina yung andar ng ating blower. Since mahina yung andar ng ating blower, ni-required natin na yung thermostat na malamig, pero yung blower natin mahina, hindi siya compatible. Ibig sabihin, walang sapat na airflow na nagsi-circulate sa ating air condition system. At maaring yun lang yung dahilan kung bakit nagyeyelo yung ating aircon. So, bago nyo ipaayos, bago nyo kalikutin, subukan nyo munang isagad din yung fan, yung setting ng ating blower. Tapos, medyo huwag nyo isagad yung setting ng ating thermostat. Kung 1 to 10 yan, lagay nyo lang sa 8. Tapos, isagad nyo yung fan para mayroon siyang sapat na airflow. Usually talaga, kahit medyo less refrigerant siya, pagka maganda yung airflow, kahit hindi masyadong, kahit kulang ng konti yung refrigeration nyo, refrigerant level nyo sa inyong system, kapag mayroon siyang good circulation, malinis yung filter, malinis yung air conditioning, evaporator coil, may magandang airflow, lalamig siya at hindi mag-yellow, hindi magkakaproblema. So ngayon, simulan na natin ayusin itong aircon na to. Actually, inayos na nila to, pinalitan nila ng thermostat kasi hindi umaandar yung air compressor dati. Pag inon, hindi umaandar. Ibig sabihin, sira yung thermostat. Kahit tinester ko, ayan, titester rin natin. Pag tinester ko, walang reaction, hindi pumapalo yung tester, ibig sabihin naka-open siya. Dapat kasi naka-close to. Tapos pag lumamig, saka siya mag-open. Kasi pag hindi... dito naka-close, pag pinihit ko yung thermostat tapos hindi gumalaw, ibig sabihin open na siya parati, hindi na gumagana, sira na. So nag-order ako sa Lazada at mabilis lang, 3 to 4 days lang, 300 pesos lang tong thermostat na to. At nabasa ko sa review, napakadami na daw in-order nung isa, iba't ibang kumpanya, iba't ibang model. Ito lang na thermostat na to ang nakapagpatino sa aircon niya. Usually kasi ang sira talaga ng mga ganitong system ng aircon ay kulang yung refrigerant or hindi sapat yung refrigerant kasi mainit sa Pilipinas or mataas yung humidity sa Pilipinas. So pwedeng madumi yung filter pero nilinis na nila yung filter, kakalinis lang ng aircon, chinek na rin yung refrigerant level at sigurado naman tayong sira yung thermostat. Pwede rin natin chikin na yan, chinek natin ng tester, sira talaga yung thermostat. At ikakabit na natin itong bagong na-receive ko na thermostat. Madali lang naman ito ikabit, dalawang wire lang. Normally close. So ito, papakita ko sa inyo kung paano testerin yung thermostat. So ayan, ilagay ko lang sa continuity test at nakita nyo pumapalo pag kinokonekta ko dito sa dalawang terminal na to. Ibig sabihin, magsiswitch on yung compressor. Aandar yung compressor pag kinabit natin ito doon sa aircon. So para malaman natin kung papara, isalagay ko rito sa may yelo. Nilagay ko yung sa tabo yung tubig na may yelo at ayun, nakita nyo, pumunta sa infinity, nag-normally open. Ibig sabihin, kapag lumamig na dahil nilagay ko sa yelo, papara na yung ating aircon, yung compressor, titigil na. So ngayon, papainitin ko, susubukan kong i-transfer yung body heat doon sa sensor, doon sa ating thermostat. At nakita nyo, nag-zero na naman. Ibig sabihin, umandar na naman yung compressor. Lumamig na naman, pumara na naman. Papainitin naman natin gamit yung kamay ko at makikita nyo, papalo na naman siya sa zero yung tester natin. Ayan.
medyo matagal, syempre kailangan ng delay, ayan, pumalo na yung, ayan, ayan. Pag lumamig, mag-o-open, papara yung compressor, tapos pag uminit na naman, pag uminit, aandar na naman yung compressor. So meaning, itong nabili natin na thermostat sa Lazada ay gumagana based dito sa testing natin. Syempre, maaring hindi na accurate yung sensor. Magkaiba kasi ito ng thermostat. Hindi nga siya parehas, hindi siya sakto dun sa pinaka housing, pero pagkakasyay na lang natin. At least gumagana siya. So, pwede na natin itong ikabit doon sa ating air condition system. Ilang beses ko siya tinest, nag-i-stop, nagpumapalo, bumibitaw, pumapalo, bumibitaw, nagko-close, nag-o-open. Ibig sabihin, kagana to. Ngayon, kung nagtataka kayo, meron kasi itong tatlong terminal. Yung isang terminal dyan, pwede mong i-connecta sa normally open. Ibig sabihin, ayan, naka-infinity siya. Pag nilagay mo sa yellow, saka naman siya papalo. Kanina, nasa zero siya, saka siya mag-o-open. So, ito, baliktad. So, tatlong terminal, yung isa common, yung isa normally open, normal, tapos yung isa normally closed. So, ganun lang yan. Simpleng connection lang yan. So, yan ang function ng ating thermostat. Siya yung taga-on, saka off ng ating compressor. Walang pinagkaiba yan sa switch ng ilaw nyo. Papatayin nyo yung ilaw nyo at bubuksan nyo yung ilaw nyo gamit yung daliri nyo. Pero yung thermostat, sinesense niya yung temperature set point. Kung ilan yung set point mo, base sa temperature, dun niya i-on at i-stop yung ating aircon, yung compressor. So, napakasimple lang. Binalik ko lang sa dati. Medyo niremedyoan ko lang kasi hindi nga magkaparehas na model. So, hindi kasha. Hindi eksakto. So, tinupi-tupi ko lang yung mga bracket nito. Tapos, nilagyan ko ng konting tape. Madali lang naman ikabit. Madaling ibalik. At gumana na. Gumagana naman siya dun pa lang sa tabo pa lang yung gamit natin. Gumagana na yung thermostat. Kaya pagbalik natin dito sa ating aircon unit, gumagana na siya. Pero after daw na mga ilang araw na ginagamit yung aircon, napansin nila na nag-ice build up pa rin. Maaring ang dahilan ay dahil yung setting nga nila ng kanilang blower, maaring nakasagad yung thermostat, tapos yung fan nila ay hindi nakatodo. Since luma na yung ating aircon, luma na tong aircon na to, tapos yung mga fins niya hindi na ganoon ka tuwid, syempre may mga balubaluktod na fins na doon sa condenser saka sa evaporator coil, maaring hindi na maganda yung airflow, kaya dapat madalas nakasagad lang yung fan or yung blower. So ang recommendation talaga dito, every 6 months dapat pinapalinis natin yung ating aircon. Yan talaga ang kanyang maintenance. Hindi mo pwedeng i-skip yan dahil ganito yung mangyayari. Tapos, itong aircon na to, pinatapapan lang ng konting refrigerant doon sa may shop. Dahil wala akong gamit, hindi ako nag-charge ng mga refrigerant. At least, napalitan natin yung sirang thermostat na ipakita ko sa inyo. Paano magpalit ng thermostat, paano mag-test ng thermostat. At sana tumagal itong thermostat na to. Kasi yung kinabit nila na luma, yung bagong luma yun, kinahoy lang nila sa ibang unit, tapos kinabit nila dito, gumana nung umpisa, tapos mga ilang araw hindi na gumana, hindi na umaandar yung compressor, hindi na lumalamig. So ngayon, at least bago to, brand new, na order natin sa Lazada, pwede na natin to ikabit, sana reliable at sana tumagal. So, minodify ko lang ng konti yung mga bracket kasi hindi nga kakasya doon sa loob. At since magkaiba nga siya, ibang model, baligtad yung pagkakakabit ng switch. Hindi na yung pointer niya, hindi natatama doon sa zero. So, nilagyan ko na lang ng marker na pentel pen para hindi nakakalito. So, paano mga kalegi? Maraming salamat sa panonood at tatapusin na natin ang video ito sa mga shoutout. So, ang unang shoutout ay para kay Janwick. Shoutout sa iyo. Shoutout din kay Juanito Revuelta ng Abu Dhabi. Pati na rin kay Bat City from Batangas City. Shoutout din kay Ivan De Los Santos ng Malabon. At ang uling shoutout ay para kay Rolly Estor ng Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. So paano mga kaleki, maraming salamat sa panonood. Naway nakapulot kayo ng konting kaalaman dito sa ating video for tonight. At hanggang sa muling video, paalam!